Ika-22 ng Marso, Biyernes ng ikalawang linggo ng Kwaresma. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Sinabi ni Jesus sa mga punong pari at mga matatanda ng mga Hudyo, "Makinig kayo sa isa pang halimbawa. May isang may-ari ng bahay na nagtanim ng ubasan. Binakuran ang paligid nito. Humukay para sa pisaan ng ubas at nagtayo ng toreng bantayan. Pinaupahan niya ang ubasan sa mga magsasaka at naglakbay sa malayo. Nang malapit na ang panahon ng anihan, pinapunta ng may-ari ang kanyang mga katulong sa mga magsasaka para kubrahin ang kanyang bahagi sa ani. Ngunit sinunggaban ng mga magsasaka ang kanyang mga katulong, binugbog ang isa, pinatay ang iba at binato ang ilan. Nagpadala uli ang may-ari ng marami pang katulong, pero ganoon din ang ginawa ng mga magsasaka sa kanila. Sa bandang huli, ipinadala na rin niya ang kanyang anak sa pag-aakalang igagalang nila ang aking anak. Ngunit nang makita ng mga magsasaka ang anak, inisip nilang, ito ang tagapagmana, patayin natin siya at mapapasa atin ang kanyang mana. Kaya sinunggaban nila siya at inilabas sa ubasan at pinatay. Ngayon, pagdating ng may-ari ng ubasan, ano ang gagawin niya sa mga magsasaka? Sinabi nila sa kanya, hindi niya kaawaan ang masasamang taong iyon. Pupuksain niya ang mga iyon at pauupahan ang ubasan sa ibang magsasakang magbibigay ng kanyang kaparte sa anihan. At sumagot si Jesus, hindi niyo ba nabasa sa kasulatan? Naging panulukang bato ang tinanggihan ng mga tagapagtayo. Gawa ito ng Panginoon at kahanga-hanga ang aking nakita. Kaya sinabi ko sa inyo, aagawin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bayang makapagpapalago nito. Nang marinig ng mga punong pari at mga Pariseo ang mga talinghagang ito, naunawaan nila na sila ang pinatutungkulan ni Jesus. Huhulihin na sana nila siya, ngunit natakot sila sa mga tao na kumikilala sa kanya bilang propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, igagalang nila ang aking anak. Malinaw na tumutukoy sa mga Hudyo ang talinhagang ito, lalo na sa mga pinunong relihiyoso nila na tumangging makinig at nagpapatay sa mga propetang isinugo ni Yahweh sa bayang Israel sa paglipas ng panahon. Sa bandang huli, ang mismong anak na ng Diyos ang kanilang tinanggihan at ipinapatay sa krus. Pero higit sa pagkakamali ng mga Hudyo, ang masigasig at walang hanggang kagandahang loob ng Diyos ang nahahayag sa talinghagang ito. Sa kabila ng pagtanggi at paghadlang ng tao sa kalooban ng Diyos, hindi pa rin siya mapipigilan sa paggawa ng mabuti sa kanila at patuloy siyang gagawa ng paraan para iligtas siya. Igagalang nila ang aking anak, ang sabi niya. Pagpapahayag ito ng matibay na pag-asa sa kabutihan ng tao. Sa madaling salita, hindi titigil ang Diyos hanggang sa magbunga sa mga tao ang dakila at mapagligtas na pag-ibig niya sa kanila. Pagsasagawa, sa iyo, sinasabi rin ng Diyos, balang araw, igagalang mo rin ang aking anak. Magtiwala ka sa sarili mo katulad ng pagtitiwala ng Diyos sa iyo. Mahabang pasensya sa iyo ng Diyos. Ganun ka rin sana sa kapwa mo.